Magandang umaga naman po, Kabayan Noli, tsaka sa mga tagapakinig po natin. Meron pala mga imported pambaboy? Opo, Kabayan Noli, malaki po ang kanilang stock na nasa cold storage ngayon. Up to date po, nasa 89 million kilograms po. Wow. Ang stock po nila sa cold storage. Kaya sobra-sobra po yan. Hindi po tayo magkakaproblema ngayong pagdating ng Christmas season. Ay, paano nakaka-apekto sa inyo? Kayo, ikaw ba importer din ng baboy? Hindi po. Ang grupo po natin, Kabayan Noli, kasama natin sa mga Visayas at Mindanao, lahat po ng miyembro natin ay local producer. Okay. Kaya po, nagtitiis po kami. This past 2 months po, talagang below cost po yung binibenta naming farm market price. Ang inaasahan na lang po namin na sana pagdating ng itong Oktubre hanggang December, makabawi po sana kami sa aming lugi this past 2 months na baka tumaas. Hindi po tumaas yung presyo, Kabayan Noli. Bumaba po kasi ang presyo dahil po sa dagsa ng imported. Kaya ang hiling lang po namin, maibalik lang po dun sa dating presyo na hindi naman masyadong mataas para po hindi apektado ang ating consumer sa wet market. Saka, yung bang mga imported na yan ay gaano katagal tumatagal? Hindi ba, hindi rin maganda kasi yung mga karne kahit naka-frozen, di ba? Ay pagdating pa sa palengke, hindi na frozen pag tinitinda na. Tama po ang obserbasyon nyo, Kabayan Noli. Ito po, ang imported po kasi kapag nalagay po nila sa cold storage, kahit po isang taon po yan, nandyan pa rin po yan. Yun lang, hindi po natin alam yung talagang freshness niya, no? Hindi katulad po nung ating local produce. Kinatay po ngayon ng madaling araw, sa buong umaga po o hanggang tanghali, maibebenta na po ng ng ating mga tindera. Yun po ang difference ng ng local tsaka imported. Oo, mahirap eh. Makipagsapalaran sa mga imported na karneng baboy, di ba? Hindi mo alam, baka may kung saan nagaling yun, may sakit na yun. At saka pag inalis na sa palengke yung karneng baboy at i-display na, dinidisplay pa yan siyempre, di ba? At bibilin mo, baka may nakasingit ng kung ano-anong mikrobyo doon. Ha? Dahil wala na yung pagka-frozen niya. Iba pa rin yung sariwa. Eh bakit ba tumataas ang sariwang baboy daw? Kabayan Noli, kaya tumataas po yung presyo ng ating local produce na meat. Eh kasi po, nabanggit niyo po kanina, talagang napakamahal po ng ating inputs. Ang hiling po nga namin, sana yung mga inputs natin mura maparating ng ating gobyerno, mabebenta rin po namin ng mura yung ating karne. Oo, kasi yun lang naman po ang gusto natin na yung consumer natin na makinabang. Tapos lahat po makapag hain ng kahit na konting karne, paborito po natin yan. Tama po kayo, Kabayan Noli, lahat po naman ng sobra masama. Pero makatikim tayo ng konti, okay na po. Ang hirap pong pababain kasi Mr. Tan, tumataas ang dolyar, 58 na ngayon. At sabi ng ilang mga ekonomista ay baka umabot daw ng 60 pesos per dollar. Eh di lalong tataso ang inyong mga tawag doon, yung mga mga pagkain ng baboy. Opo. Totoo po yan. Ay pinaghahandaan po namin yan ngayon, Kabayan Noli. Kaya naghahanap po tayo ng mga substitute dito locally. Uh-huh. Kung para mapamura po ang ating kung sa manok patuka, yung sa baboy naman po yung feeds natin na kinakain. Oh, kasi hindi po kaya dahil baka magreklamo na po yung ating mga ang gobyerno kung mataas po ang ibebenta. Ayaw na po natin bumalik, Kabayan Noli, nung last year na umabot po ng 400 yung presyo ng palengke. Gusto po natin ito yung ngayon na nasa 270, 300 or 330 po. 300 to 330. Doon na lang po tayo. Ang number one ba sa pagkain ng baboy ay soya? Soya pa rin? Tama po. Number one, soya po at saka yung tinatawag na trigo or wheat. Yan pong dalawa ang napakamahal. Mahal. Oo. Dahil ang wheat po galing po sa Ukraine. Alam po natin, hindi pa po maayos ang sitwasyon doon. Kaya mahal po ang parating natin. Tapos hindi pa rin natatapos ng Department of Agriculture hanggang ngayon ang African Swine Fever. Patuloy pa rin, nandun pa rin ang
African Swine Fever sa mga baboy, di ba? Tama po, meron pa rin po lumalabas, bagamat isolated case na lang po ito, Kabayan Noli, unlike po nung nakaraang taon, 2 years ago, na talagang ano po, halos iwa-wipe out yung ating mga miyembro na farm. Sa ngayon po, medyo kaya na po kontrolin dahil alam na natin kung anong gagawin na precautionary measure. Parang COVID po yan, natutunan na po natin yan sa 2 taon. Pero so, sa kontrolin. Pero dun sa Sorsogon, 40 baboy ang pinatay dahilan sa pagkalat ng ASF. Yan ang problema natin. Hindi pa rin controlled. Tama po, yan po ang pinaka-latest natin na nakuhang data, yung sa Sorsogon po. Pero ano na po yan, na-control na po yan. Sana po hindi na kumalat. Kawawa rin naman po yung mga ating mga backyard farmer. Opo. So meron naman tayong supply kasama na yung imported na mga baboy at imported na manok. Kaya lang yun nga, ang presyo tumataas lalo't magdi-Disyembre. Opo, pero Kabayan Noli, makokontrol po natin yung presyo dahil po ang meron po tayong sapat na stock po na galing ng Visayas and Binanao, okay. Yung Region 7, yung Region 12. So para maano po natin, stabilize yung presyo, hindi po maging mataas masyado dahil may shortage pa rin po dito sa Luzon. Okay, maraming salamat po Mr. Krister at good morning. Maraming salamat po, Kabayan Noli. Chester Tan po sa National Federation of Hog Farmers Inc. Sige noon, Chester. Okay, sige noon, Chester Warren Tan, ang presidente ng National Federation of Hog Farmers Incorporated.